Ma'am Lenny, magandang hapon. Magandang hapon po, sir. Pakipaliwanag po sa amin, gusto ko pong manggagaling sa inyo mismo, yung pangyayari doon sa video. Sir, pinag-umpisan po nun, sir, yung selos po, na wala pong katotohanan, sir. Pinagsiselosan niyo po yung pag-like niyo po sa post ng inyong supervisor. Opo, sir. Ano po yung pinost ng inyong supervisor na nilike po ninyo? Yung birthday po, sir, ng anak niya, i-friend ko po, sir, sa Facebook. Inag-like lang po ako ng mga heart po, sir, saka yung mga like po na ano sa Facebook, sir. Thumbs up saka heart. Opo, sir. Wala kayo nilagay na kung ano pang wala iba? Naman, wala na pong comment. Okay. At ganun na lang po, basta-basta, bigla kayong pinag-uupakan niya? Nakainom ho ba siya noon, ma'am? Opo, sir. Nakainom po. Mr. Uy, magandang hapon po, sir. Magandang hapon po, sir. Sobrang pagkasiloso mo, sir. Wala na sa lugar talaga. Nag-like lang po si Mrs. Wala naman ako nakikita masama doon. Siya po nanguna sa akin ng bubog-bubog niyan. Pag tinatanong ko siya, galit na galit sa akin. Binubog-bog niya ako dalawang gabi na. Ngayon, kagabi, sir, nakainom ako. Naano ako ng galit. Nadala. Kaya nga po, sir, doon sa video, makikita naman, sir, na hindi siya ang nauna, kundi ikaw, upak ka ng upak, dalawang beses, tumatakbo na nga si Mrs. Dalawang gabi niya ako, sir, na binugbog. Pinampas sa akin yung cellphone, binayagan niya ako, hindi ko siya dinantihan. Kagabi lang, sir, kasi ako makainom. Pero sir, ang pagbabasihan po natin, sir, kung ano yung nasa video, yun po yung isusubmitin natin sa korte, at yung sa iyo, laway lang, eh, ma'am, ebidensya, video, na nanuntok ka, nang bugbog ka. Mas masakit siya yung pangbubugbog niya sa akin ng dalawang gabi, sir. Ma'am Lenny, sabi niya battered husband daw po siya. Kaya po nang bubugbog. Hindi po, sir. Yung sa akin po, sir, inapuno na po ako, sir, doon sa bintang niya po. Sabi ko po sa kanya, tumigil na po kasi wala po naman pong kahulugan yung mga bintang sa akin, sir. Sabi, nakikiusap na po ako sa kanya, natigilan niya na po yan kasi wala naman po talaga malis yan, sir. Nasa kanya naman po kasi yung account na misit ng ano ko po, sir, Facebook, para po malaman niya po kung sino yung mga kachat ko, sir. Eh, mahirap po talaga paliwanagan, sir. Ayaw po maniwala sa akin na wala po talagang mali siya yun, sir. Puro okay. Trabaho-bahay lang naman po ako, sir. Eh. Sir Maricano, bakit yung pinagsisilosan yung inyong supervisor kay Mrs.? Hindi man, sir. Ano, kaya ako na, ano, pag tinatanong mo siya, bigla na lang siya nagagalit, nagwawala. Sinasapak-sapak ako. Kaya lalo akong naghihinala. Sinasapak-sapak kanya pag nagtatanong ka? Tapos yung cellphone, ninampas sa mukha ko. Sinadyatan niya ako. Eh baka naman, sir, maya't maya, seros ka ng seros kahit wala sa lugar. Kumbaga, naririndi na itong si Mrs. kaya kanya nahampas ng cellphone kasi ayaw niya marinig yung mga wala sa lugar na pagsiselos. Hindi, tinatanong ko lang, sir, kung ano, bigla na lang po siya, sir, nagagalit. Sir, kasi kuminsan, yung bang klase ng pagtanong mo at klase ng pagsiselos mo, nakaka-insulto, nakakababa ng pagkatao, di ba? Pero kung yung lambing na selos lang, eh siguro matatanggap po ng partner mo. Pero kung yung selos na nakaka-insulto sa pagkatao ng partner mo, eh natural, sir, mag-react yun at hindi maging magandang reaksyon. Alimbawa, sa sabihin mo sa partner mo, oy, kalandian mo yan ha, baka ikaw nagigipag-sex na dyan, etc. dyan sa lalaki. Natural, siyempre, mag-react po yung babae ng hindi maganda, na hindi kayaya para sa'yo. Sir, mukhang wala kang self-confidence, sarili mo. Pati supervisor mo na nagbe-birthday at nag-post, alam mo naman yung may asawa yon. Pagsisilosan mo, sir. Sir Maricano, ano bang pinagbabasihan niyo pagsiselos kay Mrs.? Meron ho ba siya nagawang kasalanan sa inyo dati? Wala pa naman, sir. Wala pa naman. Kung ganun pala, sir, wala ka pang napatunayan na ginawa mong kasalanan si Mrs., then lahat po ng mga pagsiselos mo, walang basihan, then dapat hindi mo na po ginagawa yon. Maliban na lang, sir, kung meron kang ebidensya o meron ng pangyayari noon na talagang napatunayan na si Mrs. gumagawa na hindi tama, then pwede kong sabihin, sir, na pwede ka magselos. Inirs niya lahat ng dapat na may ebidensya. Inirs niya lahat. Bawa niya binigay itong sa aking cellphone na to. Ah, hindi, sir. Kuminsan kasi, sir, nagkakatang isip na lang ikaw eh. Nagsasabi ka in-erase. Napakadaling sabihin in-erase. Paano ko sabihin niya, hindi wala ko in-erase? O, di ba? Dapat, sir, pag ikaw namimintang, ikaw dapat magpapakita ng mga prueba para mapatunayan yung pamimintang mo. Hindi yung binibintangan mo magpapakita ng prueba sa'yo na inosente siya. Di ba, sir? Parang walang iniwan sa korte, sir, eh. Now, inaakusahan mo itong si ma'am, sasampahan mo ng kaso si ma'am, then magpapakita ka ng mga prueba sa korte para paniwalaan ka na talagang nagsasabi ka ng totoo. In this case, sa'yo, puro katang-isip lamang. Binura na niya. E kung sabihin, nasaan yung mabinura ko? Di ba, sir? Sir, wala ka sa lugar, sir. Yung pagsiselos mo, wala sa lugar talaga, sir. Ngayon, nanakit ka, sir, pwede kang kasuhan. Hindi kasi, sir, nag-umpisa doon. Pinapalaki niya, sir. Pag tumatanong ako, bigla niya akong hinahampas, tapos biglang nagagalit. Sir, balik tari natin. Halimbawa, si Mrs., mayat-maya pinagsiselosan ka.
na alam mong hindi totoo. Siyempre siguro sir, makakagawa ka kuminsan na mga wala na sa lugar, na mga pananalita o aksyon. Nandiyan na siguro, batukan mo siya o baka nandiyan na masampal mo siya. Dahil mapupundi ka na, maririndi ka na, nasusuka ka na. Di ba sir? O ito, sabi ni Ledger, okay lang magselos, huwag lang magbuhat ng kamay. Yan, galing kay Ledger. Di ba? Para sa akin naman, ang pagseselos kuminsan, basta't nasa lugar, eh pwede natin masabing lambing yon. Sometimes sa isang relationship, pag wala rin kasing selos, walang lambingan, nagiging boring na yung samahan. Para sa akin yan. Once in a while, maglalambingan kayo. Kasi kung hindi, dry na yung relationship nyo. Konting labing, uy, ganda mo ngayon ah. Wow! Maka meron ka ng pinapagandahan yan. Hindi naman, ikaw lang pinapagandahan ko kasi love na love kita. Okay ba yung ganon? O, mga ganon lang. Tapos wala na. O, tara na, dinner na tayo. Ganon. O, alam mo, ikaw, Rafi ah, nagpapagwapo ka, baka meron kang pinakagupuan dyan. Sabihin ko, Joseph, wala. Ikaw no! lang. Para sa akin, maganda. Ano ba, o, kiss. Ganon, mga selosan, lambingan. Tama lang yun. Pero yung manguupa ka tulad ng ginawa mo sa video, kulong ka. Ma'am, ano ba? Pag-ayusin namin kayo o ano bang gusto mangyari? Hindi po sir, matagal na po niyang ginagawa sa akin eh. Hirapin ko na po sa kanya. Gusto ko na po ilapit sa inyo. Eh. Hindi po siya naniniwala kasi hindi naman daw po siya natatakot sa inyo. Well, huwag siya matakot sa akin, ma'am. Wala siyang dapat katakutan sa akin. Ang katakutan niya po yung batas. Kasi po pag sinintansyan siya ng batas na makulong, oh, sira yung buhay niya. Doon siya matakot. Huwag sa amin. Po. Kasi po, gagamitin namin yung pangil ng batas against him dahil doon sa ginawa niyang pananakit sa inyo. So, yung nagawa kami, sir. Pinasaktan niya sa sarili niya. Kayo pong bahala, sir. Okay, ganito po. Mister, huwag ka matakot sa akin na matakot ka doon sa batas kasi yun ang gagamitin namin against you. Pagbigyan kita magkipag-usap kay Ma'am Lenny. Subukan niyo, sir. Baka magbawang isip niya. Go ahead po, sir. Ano, sir? Wala po akong sinabing ganun, sir, na hindi ako natatakot sa inyo. Hindi, sir. Okay lang, sir. Promise. Wala sa akin yun. Matagal ko na pa sanang gustong hiwalayan, sir, kasi na-stress na po ako sa kanya, sir. Kaya ako lang po talaga pinagtsagaan yan, sir, kasi sa mga anak ko po, na tatlong anak ko, nananahilang naman po ako. Nahihirapan na po sa kanya kasi puro po siya selos, nawala pong kanuno. Nagsama po kami ng ilang taon niyang pero minsan po hindi pa ako nakapagloko, sir. Sinaga ko lang po, sir, na magtama sa kanya kahit ako po nahihirapan kasi naisip ko pa tatlo ko po anak. Maayos yung pagkasama natin eh. Nasa iyo pang bubukog. Sir, lagi kong sinisil, sir. Diyan ako pala sa bahay. Ilang bisa ako nakikiusap sa iyo, iwasan mo yung pambubukog kasi yung kapatid mo nakulong na sa pambubukog din ng babae pero hindi ka nakinig. Nako. Nako. Diba rin ang bigit ako kapon? Ibig sabihin, nasa lahi pala ito, ma'am, na mambubukog. Opo, sir. Natatakot na ba ako niya, sir eh. Ilambing kita kapon eh. Kasi yung mga naano ko sa mga salita ng kapatid mo eh. Laging nakikialam eh. Dapat tayong dalaw lang lagi nag-uusap. Kasi wala ka na sa ano, sobrang pananakit mo na sa akin. Alam, panunurin lang nila ako. Ilang beses mo lang ginawa yan sa akin. Sinabi ko sa'yo, huwag mo na ulit eh, kasi may picture pa ako na na-blockayan mo ako. Dinagdagan mo pa. Mas malalap pa. Ano yung beses na pinasa? May pinasa ako picture kay sir. Yung mga nakaraan na bisinaktan mo ako, grabe ang black eye ko. Nako. Oo nga, may ebidensya. Pinasa sa atin. Yari ka sir, may video na, tapos may black eye pa na picture. May medical certificate pa. O, swaks na swak ka na, sir. Ben, kilala mo naman ako eh. Kahit... Hindi nga. Kasi palit-ulit na lang yung ginagawa mo. Sorry na. Na-stress na ako. Sobra na. Dami naman sakit sa ulo ko kasi sa ulo mo ako pinapatamahan eh. Gusto ko nga sana magpa-check-up eh sa ginagawa mo. Kasi hindi ko magawa kasi yung binibigay mo sahod. Yung binibigay mo sahod, kulang pa. San linggo, pagpadala mo ako na ano kasi tinatalo niya sa sabong, sir. Mas malaki pa yung tinatalo niya kaysa binabudget namin. Ilan ang anak niya po? Tatlo. Ano pong trabaho ni sir, Ma'am Lenny? Nang instruction po, sir. Okay. Kaya ako po, nananahilan po ako dito. Kumikita lang po ako ng 1,000 isang linggo po. Misan ano po, mga 900. Sabi niyo po, ma'am, kayo po'y sinakta niya, sinuntok niya sa ulo at wala lang kayo pampapagamot. Pagamot po kita, ma'am. Pa-check up kita. Salamat po, sir. Sige po. Dadalhin po namin kayo sa doktor. Papa-x-ray natin kung ano may yung pwedeng gawin para masuri po kayo. Nandiyan po sa inyo medical certificate, ma'am. 3 days po, sir. Makukuha, sir. 3 days po yung result, sir. Sige po. Ma'am, kung ano pong klaseng pagpapagamot ang kailangan gawin, kami na hong sasagot, ma'am, ha? Opo, sir. Kikilala ko po yung asawa ko, sir. Pag iya po, nagalit po yan, sir. Natetest po niya yung mga anak niya na hindi niya po mabigyan ng budget yan, sir. Naku. Ngayon po,
nasayang po yung oras ko. Sana nga po papasok po ako ngayon. Iniisip ko po na hanap ko para maleksyonan po siya. So ma'am, yung kasi, kaso, gusto niyo po ituloy? Para po mabigyan ng leksyon siya, sir. Sure po kay ma'am, kasi ha? Kasi natatakot po ako, sir. Baka po nasa paligid lang po yan eh. Pagka ano. Hindi ma'am, kasi pag nagsapatay ng kaso, siyempre ititimpli po natin ito sa kapulisan para imomonitor po yung mga galaw niya, ma'am. Maging sa barangay. Kasi po yan po kagabi, sir. Nasa barangay po yan, sir, kagabi. Kaso po, sabi ko po sa barangay, huwag pakawalan kasi alam ko po mangyayari. Iyon nga po, nung pag-uwi po namin ng bahay, sir, maya't maya lang po, sumunod po siya, kinalampag po kami dito sa taas. Oh. Ma'am, hindi siya pwede hindi pakawalan kung ng barangay. Wala akong karapatan ng barangay na i-hold siya. Maliban na po, kung meron siya ginawang krimen, pwede siyang on the spot ma-aresto ng mga polis natin at siya po i-inquest. Pero kung yung sinumbong mo sa barangay, laseng, huwag pakawalan. Pakakawalan din po siya pag hindi na po siya laseng. Hindi po, sir. Pumirma na po. Gusto ko po sa kanya kasi makulong, sir. Kaso ayaw po ipakulong ng mga polis po kasi po may mga anak daw po. Eh ngayon, sabi ko po ayaw po ninyo ipakulong. Eh, huwag pong ipawi sa bahay, huwag pong palapit sa bahay kasi po takot na po ako. Pamangkit ko po, sinasaktan na rin niya, sir. Okay. Yung mga polis, ma'am, ayaw siya ipakulong si Marciano kasi wala pong dahilan para ikulong. Maliban na lang, ma'am, kung kabubugbog lang po sa inyo at pumunta kayo sa police station, katatapos lang po pananakit, dapat po kinulong ng polis. Pero kung sinasabi niyo lang, kulong niyo yan kasi lasing, tama nga lang po, hindi pwede ikulong ng polis o ng barangay. Pero ma'am, kung yan po desisyon ninyo, sige po, umpisa na po natin yung pagsasampa ng kaso. Sir po. Chairman Michael Cruz ng Barangay Santa Ana, Taytay Rizal. Chairman, sir. Magandang hapon po. Totoo ba, Chairman, paulit-ulit na nanakit itong si Mr. Marciano at napunta na si Ma'am Lenny dyan sa inyo sa barangay maging sa polis para ipakulong to, kaya lang tumatanggi raw ata mga otoridad? Ay, Sir Rapi, alamin ko po talaga yung sa reklamo nila kasi ngayon ko lang po narinig yan kasi malaki po sa barangay namin. Okay. Tutulungan ko po yan. Opo. Pakibigyan na lang po ng certificate to file action si Ma'am Lenny para maiksampa na po yung kaso sa korte. Sige po. Alamin ko po kung ilang beses na po rin sila nagharap po sa barangay po. Opo, opo. Sige po. Mahinam po. Sobrang thank you po, Chairman Michael Cruz. Sir. Asahan niyo po yun, sir. Magandang hapon po, Chairman. Magandang hapon rin po. Okay. Sir Marciano, meron ka pang, sir, pagkakataon mula ngayon hanggang Friday kasi po, pagkatapos nito, mag-uusap po si Ma'am Lenny at saka si Attorney Garrett o si Attorney Sam para dun sa pagsampa ng kaso. So meron pa ho kayo habang hindi pa nasampa ang kaso, magpakatino, bahala ka, dumiskartin, magmakaawa ka, lumuhod, hilutin mo at magbago ka, malay mo, baka hindi na ituloy ni Mrs. Sorry, Nalin. Dinamping di ba kita kahapon? Bago nangyari yun, nagka-diskusyon tayo. Dahil dun sa mga ano na yan. Nag-inom ka kahapon, maghapon. Nag-umpisa ka ng tanghali, pero nung gabi nasubrahan ka na, binanatan mo agad ako ng suntok na hindi ka man lang nagtanong kung ano. Diba, binugbog mo ako, kaya ako na, nabigla sa'yo. Binugbog mo ako dalawang ako gabi. Kayo. Binasagan mo pa ako ng buti ng arti, sa akin. Nagawa ko lang naman yun dahil sobrang ano mo. Kahit anong pakiusap ko, natigilan mo na yun. Wala namang mali sa'yo. Nagpakahirap lang tayo sa ganyan na yung taong walang kalamalampi, agawain natin. Pero hindi ka nakinig, kaya nanggigil na ako. Ang ginawa ko nga, sir, binasag ko na yung cellphone po para mapatunayan sa kanya. Wala na akong ano kasi importante po yung cellphone. Gawin sa module ng mga bata, sir. Di ba hindi ako bumawi sa'yo dalawang gabi na binugbog mo ako? Kagabi lang? Ilang bis mo ako na may paghahasa ka pa ng itak? Hinahanaan mo pa ako ng martelyo? Hindi naman totoo yan, sir. Hindi lang na-videohan. Okay. Hindi yan, sir. Totoo, sir. Nagawa lang po yan ng pinto. Ma'am, yung cellphone niyo po, nabasag na? Wala po, sir. Binasag ko nga po, sir, para mapatunayan ko po sa kanya. Sige, na ano, para ma'am. Patigilan ako. Bigo kay ma'am ng tool phone. Okay? Thank you po, sir. At saka yung pagpapagamot po sa inyo, ma'am. Ng mga bata. Apo, sige po. Salamat po, ma'am. Mamaya po, kausapin kay Attorney Garrett. At saka salamat po, Sir Marciano. Kausapin po kay Attorney Garrett, sir. Okay?